Balitang humahataw mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hataw Balita Pilipinas. Mahahalagang impormasyon mula sa Luzon. Mga nagbabagang pangyayari mula sa Visayas. At ang mga pinakasariwang aksyon mula sa Mindanao. Hataw Balita Pilipinas. Ayon, magandang umaga, Pilipinas. Salamat po sa Diyos sa isa na namang mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Oras, 38 minuto makalipas po ang ikapat ng umaga. Maayong buntag, Gladys. Maayong buntag, amigo, maupay nga aga ug maayong adlaw sa tanan nga naminaw nato karong takna. Daghang salamat sa Ginoo sa bagong higayon nga iyang gihatag kanato. Amigo. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Biyernes, 11 sa buwan ng Marso taong 2022. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ako naman si Gladys Tuwabi. Maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pamamahagi ng 6,500 fuel subsidy para sa public utility drivers at operators magsisimula na sa susunod na linggo ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Hataw Balita! Hirit na dagdag pasahe ng apat na transport group hindi na itutuloy. Subalit, ibang transport group nagbanta ng tigil pasada sa Martes kapag hindi pinagbigyan ang kahilingan nilang pagtanggal ng excise at value-added tax sa oil products at pagsuspindi sa oil deregulation law. Hataw Balita! Grupo ng mga employer sa bansa handang makiisa sa pamahalaan sakaling payagan ng planong aumento sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Hataw Balita! Pinagsamang Delta at Omicron COVID-19 variants o Deltacron na natagpuan sa Estados Unidos at Europa, wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Hataw Balita! At 12.7 billion pesos helicopter deal ng Pilipinas sa Russia, itutuloy pa rin sa kabila ng sigalot ng Ukraine at Russia ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, good news po sa ating mga tsuper. Kinumpirma po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na sa susunod na linggo magsisimula ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa public utility drivers at operators. Ito'y kasunod ng pagre-release ng Department of Budget and Management ng 2.5 million pesos at 500,000 pesos na pondo para sa subsidiya ng public transport, utility at agriculture sectors. 377,000 qualified drivers ng jeepney, UB Express, taxi, tricycles at delivery services ang magbebenepisyo ng 6,500 pisong halaga ng fuel vouchers. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Cacion, magkakaroon ng pagpupulong ang LTFRB at Land Bank ngayong araw para mag-set ng eksaktong araw kung kailan ipamamahagi ang fuel subsidy sa susunod na linggo. Samantala, hinihintay pa ang anunsyo ng Department of Agriculture kung kailan naman may bibigay ang fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Hataw Balita! Nagdesisyon ng apat na transport groups na huwag nang ituloy ang paghingi ng dagdag pamasahe. Kasunod ito ng kanilang pakikipagpulong kay Transportation Secretary Arthur Tugade. Kabilang dito ang grupong Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, Alliance of Concerned Transport Organization at ang One United Transport Coalition. Ayon kay Pasang Mazda President Albert Martin, tiniyak sa kanila mismo ni Transportation Secretary Arthur Tugade na maibibigay na ang ayuda sa lalong madaling panahon. Narito ang pahayag ni Albert Martin. With all that concession na nakuha namin, kami bumayad na apat tayo sa isang kami na muna itong fare increase para makatulong tayo sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemyang ganito. At naiintindihan namin ang ating pamahalaan at tayo naman, kami naman sa amin ng transportasyon
ay tinulungan ni Secretary Arthur Gadget. Gagawing 13,000 piso ang ibibigay na fuel subsidy sa bawat beneficiary ng Pantawid Pasada Program. Mula sa 2.5 billion pesos, dinoble na sa 5 bilyong piso ang pondo para sa ayudang ito. Hahatiin sa dalawa ang pagbibigay ng cash assistance. Matatanggap ang unang bugso ngayong Marso habang ang natitirang halaga ay sa Abril. Bunso dito, nananawagan din si Obet Martin sa iba pang PUJ operator at driver na iurong na ang fare hike petition. Narito muli si Obet Martin. Siguro sa hanay ng mga jeepneys, huwag niyo pong isipin na kami pumayag dahil kung ano mang nangyari, pero kami pumayag dahil sa mga magandang ayuda na ginawa sa atin ng ating pamahalaan, lalo na ang kalihim ng transportasyon. Nakatakda na rin muling ipatupad ang service contracting program kung saan maaaring mapabilang na rin ang mga jeepney operators at drivers. Hataw Balita. Samantala, nagpahayag naman ang planong tigil operasyon ng iba pang nasa transport sector kasabay ng napipintong muling pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa National Transport Coalition at Grupong Manibela, hindi sila mamamasada sa Martes, March 15, kung hindi pa rin pakikinggan ang pamahalaan ang apela nilang tanggalin ang excise at value-added tax sa oil products at kung hindi suspindihin ang oil deregulation law. Sa pagtaya ng ilan, posibleng umabot mano ng hanggang 12 pesos ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Ariel Lim, National Convener ng National Public Transport Coalition. Tumaas pa ng isa, hindi na nila kayang mamasada pa. Doon titigil. Kaya ang hiling namin sa gobyerno, aksyonan sa lalong pinakamadaling panahon itong problema na ito. Dahil ito lang yung nakikita namin paraan. Hataw Balita. Nakahanda ang grupo ng mga employer na makipagtulungan sa pamahalaan sakaling payagan ang planong aumento sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, suportado nila ang kautusan ng Department of Labor and Employment kung saan inatasan na ng ahensya ang Regional Wage Board na muling pag-aralan ang minimum na sinasahod ng mga manggagawa sa gitna ng tumitinding taas presyo ng mga produktong petrolyo. Tiniyak ng IKOP na handang makiisa ang malalaking kumpanya na magbigay ng aumento sa sahod upang matulungan rin ang mga manggagawa sa tumataas na presyo ng langis, mga pangunahing bilihin at maging ang iba pang serbisyo na ginagastosan ng mga ito. Narito ang pahayag ni Sergio Ortiz Luis, President ng ICO. Hindi namin naharangin yung ano, at sabi nga ni Secretary Bello, meron compelling reason for the normally kasi a rule, hindi after 1 year, hindi pwede modify sa wage board. No? Wala pang 1 year yung karamihan. Pero kung mo din si compelling reason, okay lang sa amin. Mas importante, dumataan doon sa proseso. Paliwanag ng ICOP, sa ngayon, malaking porsyento ng workforce sa bansa ay nakahanay sa micro, small and medium enterprises at may ibang MSME ay tuluyan nang nagsara. Habang ang iba naman ay nagsisimula pa lamang na bumangon mula sa epekto ng pandemya. Kaya naman ayon sa ICOP, magiging mabigat para sa mga maliliit na kumpanya ang aumento sa sahod dahil posible ring lumaki ang kanilang operating expenses. Ipinapanukala ngayon ng grupo na magkaroon din sana ng ayuda ang pamahalaan para sa mga employers sa private sector. Narito ang pahayag ni Sergio Ortiz Luis, President ng ICO. Ang ating mga enterprises, mga kumpanya natin, no, 90% niyan micro yung hindi talaga. At more than 8% yung small, 1% yung medium, a little less than 1% yung large. Unfortunately, 65% of the workforce ay galing doon sa micro. No? 65%. Kalahati ng mga micro dahil sa pandemic, nagsara. Hataw Balita!
Suportado ng ilang tumatakbo sa pagkapangulong panukalang taasaan ang minimum wage ng mga manggagawa. Sa gitna ito ng walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ng iba pang mga pangunahing bilihin. Gayunman, anila, nararapat pa rin itong balansihin at isaalang-alang din ang kapakanan ng mga employer. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilang presidential candidates. So mabuti, timely, nag-announce si Secretary Bello na pinare-review niya na yung wage board para tingnan. Magandang move kasi talagang hindi na sapat talaga. Metro Manila man o sa probinsya man, yung minimum wage, parang hindi na siya makakook with the rising prices because of the oil, yung spike ng presyo ng oil. Kailangan isaalang-alang sa lahat. Yung lahat kasi balancing act naman to. Pero yung sinasabi lang natin, pumalo na yung pagtaas ng presyo, huwag na tayo maghintay na grumabe pa yung sitwasyon bago tayo umaksyon. Kung may tataas yung sweldo ng mga manggagawa, pag-uunawain ng mga negosyante, at huwag naman masyado ma-apekto yung mga negosyante para wala naman mawala ng trabaho, then I'll be supportive. It's high time. Si Leody de Guzman, sinabing dapat na gawing 750 pesos ang minimum na sinasahod ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, 537 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Pakinggan po natin si Leody de Guzman. Bago pa mag-increase ng ganito kagrabe na dahil doon sa gera ng Ukraine. Kaya dapat, ang panawagan namin ay 750. Itaas yung sahod ng mga manggagawa ng 750 kasabay ng mga taga-probinsya. Dapat pantay ang sahod ng mga taga-probinsya ng Manila at ng mga taga-probinsya. Kasi pareho lang naman ang presyo ng gasolina, pareho ang presyo ng noodles, ng sardinas, pareho lang naman eh. Yung VAT, 12% dito, 12% din sa probinsya. Bukod sa aumento sa sahod, muling nanawagan si Carl Yodi na dapat nang ipatupad ang Oil Deregulation Law upang magkaroon ng kontrol ang gobyerno sa presyo ng langis. Hataw Balita! Tumaas ang generation charge sa mga binaboryente ng Manila Electric Company. Ito ay dahil sa mataas na pinagdahan ng kuryente. Ito ay dahil sa mataas na bentahan ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Bunso nito, nasa 63 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Marso. Katumbas ito ng 13 pesos na dagdag bayarin sa mga residential na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang karagdagang 19 pesos sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 25 pesos sa 400 kilowatt hour at 31 pesos sa 500 kilowatt hour. Nilinaw naman ng Meralco na hindi pa rin tiyak kung magkakaroon muli ng dagdag singil sa Abril at mga kasunod na buwan. Narito ang pahayag ni Joe Saldariega, tagapagsalita ng Meralco. The rates for April will be a different situation because we still need to wait for the conditions in the March supply month before we are able to determine what the actual rates will be in April. And as we always say, we also need to wait for the billings that will come from our suppliers. Hataw Balita! Abiso po sa mga katanduanes, magtataas ng singil sa kuryente ang Fiselco epektibo sa susunod na buwan. Epekto ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Si Dan Hersalia, humahataw. Hataw Balita! Magtataas ng singil ng kuryente ang First Catanduanes Electric Cooperative simula sa Abril ngayong taon. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na ginagamit ng mga power generator. Sa bagong taripa na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC, 72 centavos ang dagdag na generation charge na sisingilin ng Fiselco. Tataas pa ito ng higit 2 piso sa susunod na 2 taon. Pagka nagkonsumo ho tayo ng 100 kilowatt hour, may patong ng 92.52 pesos. Pero dito sa amin, dito sa Fiselco, yung distribution side, wala hong pagbabago.
wala ho tayong patong. Kaya ang mangyayari, pagka nagbayad yung consumer sa Fiselco, ipapass on yun agad sa Napucor, ipapasa agad. Bali, mangungulekta lang ang Fiselco. May bahagyang pagtaas din sa value-added tax na ipapataw sa bill ng mga consumer dahil sa bagong generation charge. Nakikipag-ugnayan ang Fiselco sa iba pang island electric cooperative sa bansa upang maghain ng motion for reconsideration sa ARC hinggil sa pagtaas ng kuryente na babayaran ng mga consumer at upang mabawasan ang epekto ng dagdag presyo sa kuryente. Hinihimok din ng Fiselco ang mga miyembro nito na maging responsable sa paggamit ng kuryente, magtipid sa paggamit, patayin ang ilaw at tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Catanduanes, Dan Hersalia, humahataw. Hataw Balita! Pinag-aaralan ngayon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang posibilidad na magdeklara ng Alert Level 0. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ito ng expert panel ng DOH maging ang Technical Advisory Group at saka sila magsusumite ng rekomendasyon sa IATF. Narito ang pahayag ni Secretary Francisco Duque III. Pero yung Alert Level 0 ay pag-uusapan pa yan ng IATF. Ano ba ang mga elements ng Alert Level 0? Kasi mga tanong, halimbawa, sa Alert Level 0, pwede na ba magtanggal ng mask? Pwede na ba huwag gumamit ng mga huwag na sumunod sa hand hygiene? Okay? O yung mga ventilations, sufficiente ba? No? So maraming mga tanong pang kinakailangan sagutin. Samantala, pag-uusapan na rin ng IATF kung maaari na rin ibaba sa Alert Level 1 ang iba pang mga lugar sa bansa ngayong kumakaunti na ang mga kaso ng COVID-19. Narito naman ang pahayag ni Dr. Ted Herbosa, Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19. So, re-reviewin ng IATF. Alam ko may meeting sila ngayon. Re-reviewin nila yung mga lugar na nasa Alert Level 2 kung pwede na silang ibaba sa Alert Level 1, kagaya ng Mungkahi nung Monday, no? So, maganda yan. Basta walang bagong kaso, tuloy-tuloy lang tayo pagsuot ng mask, pagsuot ng paghugas ng kamay, at making sure umiwas sa mga matataong lugar. Hataw Balita! Si Task Force ang de-escalation ng COVID-19 alert ng Iloilo City sa Level 1 na nagsimula kahapon. Ipatutupad hanggang sa March 15. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, naabot na ng lungsod ang mga pamantayan para maibaba sa Alert Level 1. Kabilang narito ang pagiging low to minimal risk classification sa COVID-19. Less than 50% na total bed utilization rate, full vaccination sa 70% ng target population at full vaccination sa 80% ng target population ng senior citizen. Sa ilalim ng Alert Level 1, wala ng age restriction sa interzonal at intrazonal travel, may comorbidity man o wala. 100% na ang operational capacity ng mga establisimiento at pampublikong transportasyon. Hataw Balita! Lumabas sa pinakabagong ulat ng mga researchers sa ibang bansa na muling nakakita ng pinagsamang Delta at Omicron COVID-19 variants o tinatawag na Deltacron sa ilang pasyente. Sa pinakahuling pag-aaral ng mga researcher, mayroong 17 pasyente na may Deltacron ang na-detect sa Estados Unidos at sa Europe. Ayon kay WHO COVID-19 Technical Lead Maria Van Kerkhove, inaaral pa nila kung gaano ito kabagsik at kabilis kumalat. Narito ang pahayag ni Maria Van Kerkhove ng WHO. We have not seen any change in the epidemiology with this recombinant. We haven't seen any change in severity, but there are many studies that are underway. So again, the pandemic is far from over. Kaugnay nito, nagpaalala ang World Health Organization na hindi pa nagwawakas ang COVID-19 pandemic. At habang patuloy ang hawaan, hindi rin maiiwasan na mag-mutate ang mga COVID-19 variants. Narito ang pahayag ni Dr. Tedros Ghebreyesus, Director General ng WHO. The pandemic is far from over. And it will not be over anywhere until it's over everywhere.
the virus continues to evolve, and we continue to face major obstacles in distributing vaccines, tests, and treatments everywhere they are needed. Hataw Balita. Inihayag naman ng Department of Health na wala pang natutukoy na Delta Cron cases sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nananatiling ang Delta at Omicron ang mga naging predominant variants sa Pilipinas na naging sanhi ng mga nagdaang surge. Hindi anya tumitigil ang biosurveillance sa Pilipinas upang matukoy kung anong mga COVID-19 variants na ang umiiral sa mga rehiyon. Tanging ang WHO lang ang maaaring magdeklara kung ang isang COVID-19 variant ay variant of concern, variant of interest o variant under monitoring. Narito ang pahayag ni Secretary Francisco Duque III. So, binabantayan yan ang ating Philippine Genome Center at tayo ay nakikibalita araw-araw, minuminuto patungkol dito para makapaghanda naman tayo kung sakasakaling medyo mabigat o seryoso kung meron man ganun na pagtukoy o pagkilala nitong sinasabi nilang Delta Cron. Hataw Balita. Umarangkada na kahapon ang ikaapat na yugto ng bayanihan bakunahan kung saan target ng pamahalaan na makapagbakuna ng 1.8 million na mga Pilipino. Sa unang araw ng National Vaccination Drive, inamin ng Department of Health na malaking hamon sa ngayon ang paghahanap sa mga hindi pa bakunado. Ito umano ang dahilan kung bakit ibinaba sa 1.8 million ang target mula sa March 10 hanggang 12. Magugunitang noong bayanihan bakunahan 3, hindi naabot ang target na makapagbakuna ng 5 milyong Pilipino kahit pinalawig na ito ng ilang araw. Pakinggan natin si DOH Undersecretary Mirna Kabutahe. Bakit mas mababa? Kasi alam naman natin, we have reached already 64 million. Mahirap nang hanapin yung talagang pagbabakuna. As Secretary Galvez was saying, we have reached the inflection point. Mahirap talagang maghanap yung hindi kagaya noon na walang nabakunahan, madali lang mag-flock yan sa mga mega vaccination sites. Ngayon, ayaw na nilang pumunta sa malalaking areas. Ang hahanapin natin yung they don't see the urgency o kaya wala silang access sa mga areas, and then if we can convince them, kaya importante, information muna. Ayon kay Kabutahe, nagpapatulong na sila sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang hindi pa nakakatanggap ng COVID-19 vaccine at mailapit sa kanila ang pagbabakuna. Posible na rin gamitin ang mga clinic sa vaccination drive matapos itong ialok ng maraming mga doktor ayon sa Philippine Medical Association. Pero magiging limitado lamang ito para sa edad 18 pataas. Ayon kay Kabutahe, pagsisikapan nilang maabot ang 77 million fully vaccinated na mga Pilipino bago magsimula ang May 9 elections. Sa original na target ng pamahalaan, target na maabot ang 77 million sa pagtatapos ng Marso, habang 90 million bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30. Hataw Balita. Mga mag-aaral na lalahok sa face-to-face klases sa Cordillera Administrative Region kailangang bakunado kontra COVID-19. Si Grace Flores humahataw. Hataw Balita. Dalawang probinsya sa Cordillera Administrative Region o CAR ang nagsasagawa ng face-to-face classes na hindi tumatanggap ng mga estudyante na hindi pa bakunado kontra COVID-19. Kabilang na rito ang lalawigan ng Kalinga at Abra. Bukod sa mga mag-aaral, kailangang bakunado rin ang mga guro at non-teaching personnel na lalahok sa in-person classes. That through an executive order from the provincial government and to in cooperation with DepEd and to help the province to attain 100% vaccination, the all unvaccinated, yung hindi po nabigyan na or underwent vaccination, all learners as well as teaching and non-teaching personnel shall not be involved in any in-person face-to-face.
Samantala, nasa 869 na paaralan sa Cordillera Region ang nagsimula na ng limited face-to-face classes. Pinakamarami dito ay sa lalawigan ng Benguet na mayroong 323 na paaralan, habang 207 naman sa Ifugao at 248 na paaralan sa Mountain Province. Para sa akin, mas okay siya kasi nag-work din ako. Kaya yung time na naibibigay ko para turuan yung anak ko is more than or less than 1 hour lang. Kaya hindi ko siya masyadong matutukan. So ngayong face-to-face na, mas maganda kasi mas matututo na siya. Samantala, mahigpit pa rin ipinapatupad sa mga paaralan ang physical distancing, pagsusuot ng face mask at paghuhugas ng kamay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Dr. Lero Flores, Humahataw! Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas! Hataw Balita! Pasilidad ng Pilipinas bubuksan sa Estados Unidos sakaling umabot sa Asya ang gulo sa Ukraine. Hataw Balita! 12.7 billion pesos helicopter deal ng Pilipinas sa Russia itutuloy pa rin sa kabila ng sigalot ng Ukraine at Russia ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Hataw Balita! At brownout, posibleng mangyari sa araw ng eleksyon ayon sa Meralco. Hataw Balita! Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas! Learn how to prevent ailments. Alagaan ang ating kaisipan. Kayo pong mga magulang ang unang guro. We have to be positive in things, di ba? As much as possible, huwag pong lumabas ng bahay. Know how to treat illnesses. Meron na din po tayong teledermatology. Eat healthy food, balanced diet. Magsipin nyo 3 times a day. Ang doktor, kaibigan ho ng pasyente, nandito kami para tulungan kayo. And don't miss updates on health topics. Catch Doctors on TV Sundays from 11:30 in the morning to 12 noon. Only here in UNTV. Umaaray na ang mga motorista dahil sa laki ng itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula sa unang linggo ng taong 2022, puro price hike na ang ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa. At lalo pang lumaki ang ipinataw na dagdag presyo sa krudo dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Ukraine. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, hindi dapat mangamba ang publiko dahil wala pang magiging agarang epekto ito sa presyo ng mga bilihin sa bansa. We want to assure the public na ang presyo po ng mga pangunahing bilihin na intindihan natin na kahit sa ayaw natin at sa gusto, magkakaroon po ng impact sa atin. Pero hindi pa po yan immediate, hindi pa yan sa ngayon. We're looking at the next 3 months bago po mag-epekto yung nangyayari sa Europe. Pero bago pa man sumiklab ang Russia-Ukraine conflict, ilang manufacturers na ang humiling sa DTI na magkaroon ng dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin dahil sa anilay pagtaas sa presyo ng raw materials. Sakaling aprobahan ng DTI, hanggang magkano ba maaaring ipatupad na price hike sa basic commodities? Ano-anong mga pangunahing produkto naman ang posibleng maapektuhan kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng raw materials, gayon din ang kaguluhan sa Ukraine? Yan at ang ilan pang mga isyong may kinalaman sa kapakanan ng mga mamimili ang ating tatalakayin mamaya kasama si DTI Consumer Protection Group Undersecretary Ruth Castelo dito sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Itong minuto makalipas po ang ika-5 na umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan,
Umabot na sa 71 bata ang nasawi mula ng inilunsad ng Russia ang pag-atake sa Ukraine ayon sa isang Ukrainian parliament official. Higit 100 naman ang nagtamo ng sugat. Ang death toll ay inanunsyo matapos tamaan ng Russian airstrike ang isang children's hospital sa lungsod ng Mariupol. Sinasabing 3 ang nasawi sa insidente, kasama ang isang batang babae. Sa tala ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, mabot na sa 549 na sibilyan ang kumpirmadong nasawi sa gera. Pero pinaniniwalaan na higit pa rito ang totoong death toll. Hataw Balita. Handa umanong ipagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos ang mga pasilidad ng Pilipinas sakaling umabot sa Asia ang gulo sa Ukraine. Sinabi ito ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez nang tanungin kung dadalo ba si Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN-US Summit sa Washington, D.C. Ayon kay Romualdez, nadadalawang isip pa ang presidente. Pero kung hihingin umano ang suporta ng Pilipinas, malinaw na handa ang bansa na makiisa sa pagpupunyagi sakaling mas lumala ang sigalo. At dahil mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas sa US, aniya, bukas ang Pangulo na ipagamit ang mga pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga ito ay ang Clark at Subic. Pero iginiit ni Romualdez na pinapahalagahan ni Pangulong Duterte ang relasyon niya kay Russian President Vladimir Putin. Gayunman, malinaw umano na ang paglusob ng Russia sa Ukraine ay unapproved o walang kadahilanan. Hataw Balita. Itutuloy ng Pilipinas ang pagkuha ng 17 helicopter sa Russia sa kabila ng sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ang deal at initial payment para sa heavy lift helicopter acquisition project ay naisagawa na bago pa man magsimula ang krisis sa Ukraine. Nagkakahalaga ng 12.7 billion pesos ang kalakalan na inaasahang maidideliver sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. Ayon kay Lorenzana, paninindigan ng Pilipinas ang contractual obligations nito sa Russia at isasaalang-alang ang mga maaaring makaapekto sa proyekto. Matapos lusubin ng Russian troops ang Ukraine, ilang bansa na ang nagpataw ng economic sanctions at ilang malalaking kumpanya na ang nag-boycott sa Russia. Hataw Balita. Nagsagawa ng 2 linggong air combat exercise ang Philippine Air Force. Ayon kay Air Force Spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano, layo ng Sanay Siba 2022, nahasain ang kakayahan at kahandaan ng 5th Fighter Wing ng Philippine Air Force. Kabilang dito ang defensive at offensive counter-air techniques bilang mga mata at tenga ng air defense ng bansa. Sinabi pa ni Mariano na layon din ng air exercise na masanay ang mga piloto sa pagpapalipad ng mga air assets ng Air Force. Hataw Balita. Patay sa aksidente ang 2 tauhan ng NARA Emergency Response Unit sa Palawan matapos maaksidente ang sinasakyan nilang ambulansya. Si Andy Pagayona humahataw. Hataw Balita. Hindi na naisugod sa ospital ang driver ng ambulansya at kasama nito matapos maaksidente ang kanilang sasakyan kahapon. Kinilala ang mga biktima na tauhan ng emergency response na si Nabadi Gorospe, 45 anyos na driver ng ambulansya at si Erwin Garciliano, 39 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, binabaybay ng mga biktima ang kahabaan ng Princess Urduha National Highway sa Nara, Palawan upang magsagawa ng survey sa mga binahang barangay bunsod ng masamang panahon. Subalit hindi umano napansin ng driver ng ambulansya ang bahagi ng kalsada na mataas ang tubig baha kaya bigla itong nagpreno na naging sanhi ng aksidente. Dedon na rival ang 2 sakay ng ambulansya matapos itong bumaligtad. Nangako naman ang tulong sa pamilya ng mga naulila ang lokal na pamahalaan ng Nara, Palawan. Of course, sa munisipyo ng Nara ay ibigyan ng assistance yan, sure naman yan na dahil empleyado yan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita.
Umabot sa 70 kilo ng dressed chicken ang kinumpiska ng Antipolo City Veterinary Office sa isang vendor sa City Mall matapos walang maipakitang meat inspection certificate. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng post-abattoir inspection ang mga tauhan ng Antipolo Veterinary Office sa City Mall kahapon. Isang vendor ang kanilang sinita sa mga itinitinda nitong dressed chicken. Hinahanapan nila ito ng meat inspection certificate, subalit wala itong naipakita. Bunsod nito, kinumpiska ng mga tauhan ng Veterinary Office ang nasa 70 kilong manok ng vendor. Ayon sa mga otoridad, walang kasiguraduhan na ligtas kainin at dumaan sa tamang paraan ng pagkatay ang mga ibinebentang karne kung hindi ito dumaan sa meat inspection. Payo ng mga taga-veterinary office, ugaliing bumili sa mga tindahan ng karne na mayroong maipapakitang meat inspection certificate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Dalawang bayan sa Albay idineklarang African Swine Fever free na matapos makapasa sa masusing pagsusuri ng Albay Provincial Veterinary Office at Department of Agriculture Bicol. Si Venus Palles, humahataw. Hataw Balita. Halos isang taon nang walang naitatalang kaso ng African Swine Fever sa siyam na bayan sa Albay na dating apektado ng ASF. Gayunman, ang bayan pa lang ng Daraga at Manilipot ang officially declared as ASF-free. Ang Albay po ay nagkaroon po kami ng ASF. 9 LGUs po ang tinamaan out of the 18 LGUs. So, sa ngayon po, meron na po kaming officially na-declare na dalawa. Yun po yung nauna po ay ang Daraga, Municipality of Daraga, and yung pangalawa po yung Malilipot. Ang siyudad ng Ligao naghihintay na lamang na maideklara ang ASF-free, lalo't kabilang na ito sa Pink Zone o Buffer Zone na ligtas na rin sa ASF. Habang ang natitirang mga bayan ay nasa proseso na rin sa pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento na magpapatunay na ligtas na sa ASF ang kanilang lugar. Dapat po nag-undergo po sila noong sa protocol ng gobyerno. Una po, nag-subject sa mandatory culling. Pangalawa po ay dapat naglinis at nag-disinfect po sila doon sa lugar. Pangatlo po, yung after disinfection, nag-sentineling po sila ng 40 days. Naglagay po tayo ng mga baboy doon para matest kung talagang wala na yung virus. Kasi para din po ito sa kanila. Ang barangay Kilikaw sa Daraga ay isa sa naapektuhan ng ASF na halos umabot sa mahigit 300 na mga baboy ang ipinapatay. Ngayong ASF-free na ang kanilang bayan, may pagkakataon na sila na muling makapag-alaga ng baboy. So, marami nang gustong mag-alaga kasi nga yung baboy ngayon ay in demand. Ang live ngayon ay 180 to 190. Ang problema na naman, hirap mag-alap ng liit. Bukod dito, hirap din sila sa pampuhunan upang makapagsimula, kaya't naghihintay sila sa muling pagtulong ng pamahalaan. Kaya nga natutuwa nga kami, kasi nga yung taga-DA, mayroong programa na itong barangay na binapili na tutulungan. Ang mangyayari kasi parang cooperative ang mangyayari. Yung lahat ng nag-alaga ng livestock, isa na lang. Para kung sa kuwan, may yung backyard, parang minimal na lang eh. Kasi nandoon na nga cooperative. Sana akong matuloy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo, publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Venus Palles, humahataw. Hataw Balita. 25 residente sa Libmanan, Camarines Sur ang makikinabang sa organic farm mula sa Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Sa kabundukang dakong ito ng Barangay Taanag, Libmanan, Camarines Sur, matatagpuan ang isang payak na farm. Tinayo ito ng ilang mga estudyante ng Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA. Ang makikinabang
25 nagsanay din sa ilalim ng ahensya, tulad na lamang ng 52 anyos na lola na si Aling Lorna. Aniya, kung dati hirap siya sa kanyang hanap buhay sa pagkukopra, ngayon mas mapapadali ang kanyang trabaho dahil sa Phase 1 Organic Agriculture Production na kanyang pinag-aralan sa TESDA. Doko lang ang natabang sa muya inyo. Ta nakanood po kami kay ini yung dapat nagerebohon mi. Arog po kayo. Sa arog po kayo sa ano niyo, ning pagtatanom. Sa orig po. Ano sa manok. Kasabay ng pagtatapos sa training ni Aling Lorna kasama ang 24 na iba pang residente ng Barangay Tanag, ipinagkaloob sa kanila ang organic farm na ito ng ahensya. Ang pinaka-objective po natin ay matulungan yung mga barangay na magkaroon ng mga sustainable na programa. Kaya kung makikita nyo po, aside from sa organic farm, dun sa mga organic vegetable, meron din tayong organic na mga baboy at mga manok. At para maging sustainable ang farm, dito na rin magpuproduce ng organic fertilizer. May solar-powered irrigation system na rin para makatulong sa pag-aalaga sa mga pananim. Sa Phase 2 ng pagsasanay, pag-aaralan naman nila kung papaano palalaguin ang naturang farm. Makakatabang po sinda sa indang mga pamilya o karagdaga na suporta sa indang pamilya. Asin sa pag-asin sumampukan sa moyang barangay. Sa mga darating na araw, maglulunsa din ang ilan pang mga programa ang TESDA Kamsur sa Karating Barangay sa Libmanan. Kabilang na dyan ang processing meat training sa Barangay Villa Socorro at small engine training naman sa Barangay Malinaw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, Humahataw! Nananatiling sapat ang supply ng kuryente para sa darating na tag-init. Subalit maaari pa rin magkaroon ng yellow alert sa Abril, habang posible namang magkaroon ng red alert sa Mayo. Bunso nito maaaring magpatupad na ng rotational brownout sa ilang lugar. Ngunit kung mananatiling walang unscheduled plant outages, ay sapat ang supply ng kuryente hanggang matapos ang eleksyon. Sa kabila nito, tiniyak ng Meralco na handa sila sa anumang posibleng mangyari, lalo pa sa araw ng halalan sa May 9. Narito ang pahayag ni Joe Saldarayaga, tagapagsalita ng Meralco. Meron din kaming contingency measures in place sakaling magkaroon ng problema. This includes among others, and I think Engineer Hillis can expound on that, dispatching our crews in strategic areas, having mobile generator sets available in case of outages, and really prepping up our facilities and our manpower, including our business centers. Upang maiwasan ang lalong pagnipis ng supply ng kuryente, payo ng Meralco sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng mga electrical equipment at appliances. Hataw Balita! Ang Lenny Kiko Tandem ang napiling suportahan ng San Beda para sa May 2022 elections. Ang San Beda ay ang alma mater ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumusuporta rin sa kanyang kandidatura noong 2016. 311 faculty at staff ng San Beda University sa Maynila at San Beda College sa Alabang ang nagpahayag ng suporta sa tambalang Lenny Kiko. Samantala, naglabas na ng saloobin ang kampo ni VP Lenny Robredo sa aniyay pag-re-red tag sa mga People's Rally na dinadaluhan ng Robredo ticket. Kasunod ito ng pahayag ng presidential candidate na si Senator Panfilo Lacson na batay sa kanyang intel sources na validated ng dati umanong padre na si Jeffrey Celiz infiltrated umano ng mga miyembro ng komunistang grupo ang dumalo sa campaign rally sa Cavite. Ang tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez tinawag na new law ang hayagang red tagging. Dagdag pa nito, hindi totoo ang pagbuo ng coalition government kasama ang CPP, NPA-NDFP at napaka-irresponsable rin aniya ang paniniwala sa walang katotohan ng konklusyon. Hataw Balita! Nagpahayag ng suporta ang LGBT Pilipinas kasama ng mga kaalyado nitong organisasyon sa kandidatura ng BBM Sara Tandem. Naniniwala ang grupo na itataguyod ng tambala ng kanilang mga adhikain. Pakinggan po natin ang naging anunsyo ng LGBT Pilipinas.
We would like to push for policy continuity and further our small victories by supporting our beloved Mayor Inday Sara Duterte for Vice President of the Republic of the Philippines. Moreover, and this is the last one, we believe that given her commitment in fighting alongside with us for our cause, we will be able to do more and achieve more with her in Malacañang Palace together with President Bongbong Marcos by God's grace. Samantala, mag-isang nangampanya si Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio kahapon sa Quezon City. Doon nakipag-meet and greet siya sa mga driver ng Batoda Terminal. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Mayor Sara na hindi na dapat patulan ang cancel culture na ibinabato sa kanilang mga supporter. Ang cancel culture na nakadalasang ginagamit sa social media ay ang mass canceling o pagbawi ng suporta at social pressure sa isang tao dahil sa kanyang sinabi o nagawa. Pakinggan po natin si Mayor Sara Duterte Carpio. Huwag po kayong pumayag na kayo ay batuhin ng cancel dahil po sa pangangampanya ninyo para kay Marcos Duterte. Kapag kayo po ay binato ng cancel, batuhin niyo po ng burger ng Unity Team ni Marcos Duterte. Maraming salamat! Hataw Balita. Didepensahan ni Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio ang pagbaban ng caravan at motorcade sa Davao City. Ayon kay Mayor Sara, mahalagang makiisa at makiramay sa mga kababayang mahihirap na pinaka nagdurusa dahil sa pagsipa ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na lalahok pa rin siya sa mga political caravans at motorcades sa ibang lugar. Suportado ni Presidential Candidate Leonel de Guzman ang mandato ni Mayor Sara sa Davao City. Ayon kay de Guzman, mga mayayaman lang ang nakikinabang dito at hindi naman umano nagbibigay daan ang nasabing campaign activity upang mapag-usapan ang mga problema ng bansa. Handa namang sundin ni Senator Manny Pacquiao ang alintuntunin ng Davao LGU, pero iginiit na mahalaga ang pangangampanya ngayong panahon ng eleksyon. Pero si Senator Panfilo Lacson, sinabing tila kabalintunaan na ipinagbabawal sa Davao City ang motorcade at caravan. Gayong nagsasagawa naman ng caravan ang unit team ticket sa ibang lugar. Hataw Balita. Iginiit ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso na si Doc Willie Ong ang kanyang Vice President. Ito'y matapos ilunsad ang ilang grupo ang isang Pilipinas movement kung saan itinatambal si Mayor Isko kay Mayor Sara Duterte Carpio. Ang isa ay pinagsamang pangalan ng dalawang alkalde. Nagpasalamat si Mayor Isko sa mga umeendorso sa kanya kasama si Mayor Sara. Ayon kay Yorme, inirerespeto niya ang kanilang paniniwala pero iginiit na patuloy na susuyuin ang taong bayan sa tambalang Isko Doc Willie. Pakinggan po natin si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Basta kami, diretso kami, hindi kami, mapapasin nyo naman. Hanggat maaari nga, di ba? Kinakailangan lagi kami magkasama, kasama kami. Basta tayo, Isko Doc Willie, President, Vice President. Kahapon, nag-ikot ang tambalan sa Nueva Ecija kasama ang kanilang senatoriables. Nagsagawa sila ng town hall meeting at motorcade sa bayan ng Cabiao. Tinapos ang araw sa isa pang town hall meeting sa Cabanatuan City. Hataw Balita! Muling iginiit ni Senator Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng buffer stock ng produktong petrolyo. Aniya, ito ang solusyon sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdaigang merkado. Kahapon, nagtungo si Pacquiao sa Cebu. Bumisita siya sa lamay ng asawa ng religious leader na si Dr. Armig Gisalva na sinasabing may hawak ng Bible Baptist Church sa buong Central Visayas. Umaasa si Pacquiao na makukuha niya ang suporta ng buong Baptist Church. Kinagabihan, dumalo siya sa 2022 Provincial Congress Negros sa Lahog, Cebu City. Hataw Balita!
Kapag nanalong Pangulo, nais ni Labor Leader Leody de Guzman na ilaan ang budget ng mga nakabimbing infrastructure project sa mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan. Pero nilinaw nito na ang mga nasimulan ng proyekto ay dapat tapusin. Ayon kay de Guzman, dapat i-reallocate ang budget sa mga programang makakatulong para mas dumami ang trabaho at susuporta sa health sector at educational system ng bansa. Ipinanukala din ito na dapat mas mag-invest ang bansa sa mass transportation kesa sa paggawa ng kalsada at expressways. Hataw Balita. Pabor si Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson sa plano ng Department of Health na mag-donate ng sobrang COVID-19 vaccine sa ibang bansa. Ayon kay Lacson, kung may expire din lang, mas maiging itulong na lang ito sa ibang bansa nang hindi masayang. Nanindigan naman si Lacson na ipaglalaban niya ang anti-terrorism law. Anya, hindi ginawa ang batas para tanggalan ang karapatan ng mga inosente, kundi para sugpuin ang karahasan na dulot ng mga terorista at komunista. Si Lacson ay isa sa mga principal author ng anti-terrorism law. Samantala, ang lungsod naman ng Paranaque ang sinuyo ni Lacson kahapon. Nag-courtesy call siya kay Paranaque Mayor Edwin Olivares na miyembro ng PDP laban. Pero giit ni Lacson, hindi siya nanghihingi at manghihingi ng endorsement. Gayunman, kung voluntaryo siyang i-endorso, malugod niya umano itong tatanggapin. Doon sinabi din ng senador na dapat nang magpatawag ng special session para masolusyunan ang walang tigil na taas presyo ng langis. Hataw Balita. Muling magpapadala ng dagdag tauhan ang Philippine National Police sa Region 8. Ito'y para masigurong mapanatiling payapa ang halalan sa Samar Province. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita. 244 na pulis ang muling ipapadala ng Philippine National Police sa Region 8 bilang karagdagang pwersa ng Regional Operation Task Group sa Samar. Itatalaga ang mga ito sa Calbayog City at mga karatig bayan nito. Muli namang iginiit ni Police Brigadier General Bernard Banak na hindi ito nangangahulugan na election hotspot ang probinsya. Ngunit nakahanda na ang PNP sakaling maglabas na ng opisyal na listahan ng Commission on Election sa mga lugar o probinsyang posibleng magkaroon ng mga election-related crimes. Samantala, bilang pakikibahagi naman ng ahensya sa pagdaraos ng Women's Month, sa mahigit 200 na ipapadala sa Samar, 28 ay mga police women na ayon pa kay Banat ay mas epektibong peacekeepers. Well, ito ay bahagi ng ating pagkilala sa mga kababaihan bilang pag-celebrate ng Women's Month. No? Na ibig sabihin ay ang mga kababaihan ay mga agents of peace din sila. They are peacekeepers din. So, lalong-lalo na sa tahanan, sa bahay. Kaya nakikita namin, palagay ko mas epektibo ang mga kababaihan. Una nang nag-deploy ng inisyal na 235 na mga PNP RSOTG personnel ang PRO-8 sa Calbayog nitong March 1 at mananatili ito sa Samar hanggang sa June 30 sa pagtatapos ng eleksyon. Sinabi naman ng hepe ng pulisya ng Region 8 na posible pang magpadala sa ikatlong batch ng mga pulis para naman sa mga emergency situation katulad ng disaster response. Nakahanda na rin naman ang ibang mga pulis sa Southern Leyte at Biliran Province. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cyrix Remanes, humahataw. Malaking bagay para sa isang lolo at lola na nagmamahal ang makapagbigay din ng pangangailangan ng mga apo. Kahit na mga matanda na at sila rin ay may sariling pangangailangan, kayang magsakripisyo alang-alang sa apo. Ang hiling ng mag-asawang senior citizen sa Laguna ay samahan sila ng Diyos sa pagsustento sa kanilang dalawang apo at magkaroon ng hanap buhay para rito. Sabi ng ilan, iba ang kalingang lolo at lola. Kaya't sina Lolo Joe at Lola Natalia, kapag para sa apo, kahit ano, kapag kaya nila ay gagawin. Pilit na sinusustentuhan mula sa kanilang trust fund ang pag-aaral ng isang apo. At gamot,
ng isa pang apo. Ibabawas pa ang regular na gamot naman ni Lolo Joe. May maintenance nga siya. Tinutuloy-tuloy niya lang yun. Wala nang balikan sa doktor. Yung trust fund na yun, pambayad ko yun sa mga bills. Halos maubos na yun sa bills namin. Tipid-tipid. Sabi nga nila, ang daming nagugutom, siguro isa na kami doon. Nais nga ng mag-asawa na makapaghanap buhay pa rin kahit matanda na. Sa awa at tulong Diyos, meron na ngayong mga prutas na maititinda sina Lolo at Lola. Meron na silang ibang aasahan na pantustos para sa mga mahal na apo. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyong lahat. Makakatulong po ito sa amin. Sana naman next time kami naman tumulong, makatulong naman sana kami. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ito ay turo ng mga banal na kasulatan na atiwang maisakatuparan sa awa at tulong ng Diyos. Ang anak sa magulang, ang magulang sa anak, ang lolo at lola sa apo, ang apo sa lolo at lola, ang kapwa sa kapwa. Ang pag-ibig na ito na turo ng Panginoong Diyos ang ibinabandila ng MCGI sa bawat kawang gawa. Walang hinihintay na kapalit. Dahil MCGI cares. Gladys, tayo nagpapasalamat ng marami sa Diyos dahil sa mabubuting pagkakataong ipinagkakaloob niya sa MCGI upang makatulong sa ating mga kapwa. At nagpapasalamat din tayo, Gladys, sa mga tumutok sa atin ngayong umaga sa YouTube, sa Facebook, nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at siyempre nanonood sa atin sa UN Television. Gladys. Yes, mayong buntag sa lahat ng ating viewers, amigo, at batiin ko na rin, amigo, ang aking nanay at ang aking kuya ng happy, happy first Sabbath anniversary. Mayong buntag sa inyo dyan, Tuwabi family. At shout out din kay Brother Edrich at Jesse Mertalia and family. Meron ka pang yahabol. Mayong buntag sa lahat-lahat na, amigo. Ayun, at tayo ay nag-aanyayang muli, Gladys, sa ating mga kababayan sa isasagawang mass indoctrination ng MCGI sa darating na Lunes, March 14, alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 25, Talatang 27. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kalwalhatian ay hindi kalwalhatian. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 11 sa buwan ng Marso 2022. Tangalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng
ng UNTV Radio La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingatan nawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.